paano makakaiwas sa mga peste at sakit ang iyong mga alaga Muscovy Ducks kahit hindi mo sila bakunahan. So, ito yung topic natin ngayon, mga ka-MV. Panoorin nyo, importante ito at makakatulong ito sa inyo. Ngayon, mga ka-MV, paano makakaiwas sa peste nang hindi gumagamit ng bakuna? So, apat na bagay lang ang lagi nyong kailangan tatandaan. Unang-una, mga ka-MV, ay bigyan nyo sila ng vitamins. Ano ba yung mga vitamins? Dalawang klase yung vitamins natin, mga ka-MV. Isang artificial o yung mga nabibili sa mga feeds, sa mga poultry supply. At pangalawa, yung organic. So, unang-una, mga ka-MV, ano-ano yung mga vitamins na pwede sa atin? Pag pwede sa mga manok, mga ka-MV, kadalasan is ginagamit din niya sa mga Muscovy Ducks, kagaya ng mga multivitamins. Marami dyan sa mga poultry supply ng mga multivitamins na hinahalo sa tubig, vetracin, yan, mga pagmainit, kailangan natin ng, o nangihina yung mga Muscovy Ducks natin, kailangan natin ng dextrose powder, kailangan natin ng mga electrolytes, lalo pag sobrang init ng panahon, para maging hydrated yung ating mga alaga Muscovy Ducks. At pangalawa naman, kung ayaw nyo naman gumastos, pwede naman din yung mga organic natin, mga halaman, mga prutas, mga gulay, yan, pakainin nyo sila dyan. Hindi naman sinabi na araw-araw, basta every now and then, kung may mga ganyan kayo na available sa area nyo, pakainin nyo sila, mga ka-MV. Kung hindi kayo busy, manguha kayo ng mga halaman, mga organic na halaman na masusustansya, mga prutas, na sobra-sobra sa inyo, papakainin nyo yung mga Muscovy Ducks nyo. So, yun ang una, bibigyan nyo o bigyan nyo sila ng vitamins. Pangalawa, mga ka-MV, bigyan nyo sila ng isang malinis at preskong kulungan o ranging area, mga ka-MV. Kasi minsan pag sobrang dumi ng ating mga Muscovy Ducks, yung mga pinakain nyo na sobrang kanin dyan, na mga napanis na tapos di nyo pa tinatanggal, maaring doon magmula yung mga sakit. At mga ka-MV, palagi nyong lilinisin, kahit magwalis lang kayo at magdisinfectant kayo kung may peste sa lugar nyo, kailangan nyong gawin yan. At kailangan, mga ka-MV, komportable, lalo ngayon summer, kailangan may silungan ng ating mga alagang Muscovy Ducks. At lalo pag tag-ulan, kailangan din ng silungan. So yun yung mga kailangan nyong gawin. Bigyan nyo ng, pangalawang kailangan gawin, bigyan nyo ng komportable at malinis na kulungan o ranging area ang ating mga Muscovy Ducks. Pangatlo na kailangan nyong gawin, huwag nyong kakalimutan na lagi silang bigyan ng malinis na tubig, mga ka-MV, no? Ang tubig ay hindi dapat nawawala sa ating mga Muscovy Ducks, lalong-lalo ngayong summer, no? Ang tubig is, mga ka-MV, ang tubig is napakahalaga. Mas mahalaga pa siya sa pagkain sa ating mga Muscovy Ducks, kasi ang Muscovy Ducks natin is mga waterfowl, no? Yun, ang pangatlo nyo kailangan gawin, huwag nyong hahayaan na mawalan ng tubig ang ating mga Muscovy Ducks. So, ang pang-apat na kailangan nyo gawin is, syempre, huwag nyo gugutumin ang ating mga Muscovy Ducks. Kung ikaw, busy kang tao, at dahilan mo is, busy ako eh, hindi ko sila napapakain minsan, kaya nagkakasakit. So, ba't ka pa nag-alaga ng Muscovy Ducks kung hindi mo kayang gampanan yung responsibilidad na pag-aalaga nito? So, make time. Kailangan, pag nag-alaga ka ng Muscovy Ducks, may time ka. May time ka para pakainin sila. May time ka para painumin sila kahit gano'ng kakabisi. Kung sobrang busy mo talaga at hindi mo na maharapan. So, better wag ka na lang mag-alaga o ipamigay mo na lang sa mga tao na willing mag-alaga at maibigay yung mga pangangailangan ng Muscovy Ducks nyo. So, yun yung apat na bagay na kailangan nyong gawin kung gusto nyo makaiwas sa peste. Kasi ngayon, summer, mga ka-MV, asahan nyo, lalagana pa mga peste sa mga manok, sa mga bibe, at sa iba pang mga ibon. Kasi pag summer, laganap at nabubuhay yung mga virus. So yun yung gagawin nyo kung hindi nyo, kung mga alaga nyo is hindi nyo napabakunahan. Gawin nyo lang yung apat na yun. So ayun lang yung vlog natin ngayon, mga ka-MV. Sana nakatulong na naman ako sa inyo. Mga tips natin is based sa ating mga experience at hindi naman ito makakasama. At kung duda kayo sa aking mga sinasabi, mga ka-MV, pwede kayo magtanong sa mga lolo natin, mga tatay natin, na mga dati na nag-alaga ng mga Muscovy Ducks, no? So ayun lang, mga ka-MV, hanggang dito lang yung vlog natin. At sa mga nanonood nga pala na bago sa channel natin, ka-MV, baka naman subscribe ka na para updated ka sa mga bago nating magiging mga upload na video. So ayun lang, mga ka-MV, happy farming sa lahat.